day, we will just really give our best every single game. And we're just so thankful na even yung mga hindi namin nagtatamaan na bola, yung mga instances na may mga nangyayari, napupunta lang sa amin yung point, yung momentum break ball din. So, we're just so thankful. Pero at the end of the day, at least mag-boost din yung moral ng mga ng whole team. Kasi alam naman natin sinusunod din yung mga games. So, at least meron kami motivation to keep on working harder every single training. Actually, one day lang yung training, preparation. And for sure, paghahandaan din yung Choco Mucho. Sa totoo lang, ang saya kasi sa pakiramdam din na yung sa sturdy nagkakalaban, really bring out the best in each other. As you can see in the game, yung competitiveness talaga lumalabas na sa bawat atleta. And I guess we learn from them din talaga sa sister team din. So, maganda din yung dynamic. So, natutulungan din talaga yung bawat team. So, kami rin natutulungan din labis na. Prepare din kami talaga. Medyo nauna kami na dress sa, sa Choco. So, mas naman kami siguro dalawang araw. Siguro yun yung nag-advantage sa amin. Medyo napahinga yung katawan ng mga players. Kasi yung Choco talaga, ma-hassle din sila talaga eh. So, mahirap silang kalaban. Pagka nagpabaya ka talaga, matatalo ka din sa kanila. So, yung win ngayon, actually, mas maganda pa sana sa ano, sa Sunday yung win na ano, para makapagpahinga na maganda. Kasi may digit-digit talaga yung mga games, yung pinakamahirap na adjustment kasi. It's a mental game po talaga eh. Alam naman natin, pag ganitong intense yung laban and yung may rivalry din, medyo meron, natapon natin yung stats dyan. So, kalakasan din yung club. So, nung after ng second set, na-remind lang talaga kami ni coach na maglaro lang kami, gawin namin yung mga rules namin as players, gawin namin yung sistema namin. And nagbunga, may result naman po. So, we're just really thankful sa mga riders. You had so many spectacular attacks. Like, yes. I mean, and I know you boosted your morale. No? How important was it for you to come up with those points, especially the times that you were down, para mag-start ulit yung momentum? Sobra po kasi, actually, hindi ko naman yung magagawa without the help of my teammates. Kung hindi papasok yung middle, hindi ako magkakaroon ng isang blocker, kung wala si Ate Gia, hindi ako magkakaroon ng magandang attack. So I think it's the collective effort ng team talaga. I could see even that last shot you made, parang spin na ano. Yeah, actually, malaking bagay yung mindset eh. For today's game, actually every game, yung talagang pinapairal ko talaga is na mag-posure personally. So, yun, I think I just have to be consistent and trust the system of Coach Sherwin. And execute lang namin yung mga discovery ni Coach Sherwin. Kasi, as you can see, maganda naman yung pinalabasan na laro. Coach, what would you like to see in the end game too? Okay, makapagpahinga muna kami. Kasi yun yung lagi namin inaarap for a moment na mga players. Such a parang energy namin na boost pa going to train or to prepare for tomorrow pa and then for the next game. Kasi syempre training pa naman po eh. It's just the beginning, it's just the start. We can't really just celebrate right away. So we're just really gonna stay focused and yun, momentum, compose ourselves and but April 3 will be another. It's been a while since we had the game in MOA. The last time I played was the championship of the PVL na po ata. 2018. So it's good to be back. Ang daming memories, UAAP, PVL. So masarap balik-balikan po. And syempre, extra inspiration yun sa amin pagpasok mo naman sa sobrang excited ako na makita sila lahat and sobrang na-appreciate po namin sila for coming here, lalong-lalo na yung mga hindi nakapasok the venue. Yeah, and this game, sabi ko nga kanina sa interview, this game is really for them.